Ako'y kaaman, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo, kaganda ang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Linisin mo sana ang aking karumpan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa'yo, maganda ang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yo, pag-ibig sa'kin. Simulan na po natin ang pagdiriwang ng banal na misa sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinaghahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat, na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong mananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umuulan, ay walang itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan.
akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral ang utos ng poon. Siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag. Sa tiyag ay aninggana, nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nangangalang Lazaro, tadtad ng sugat ng nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumog ang nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kaniyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham
kapiling ni Lazaro at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa amin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking mga ang aking ama sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparoon nga ninyo siya upang balaan sila at nang sila ay hindi humantong sa dakong ito ng aking pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling mabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Naniniwala po ako kung bakit tayo nagsisimba, bakit tayo gumagawa ng kabaitan at kabanalan, because our aim is salvation. Diba? Lahat naman talaga tayo dito na nagsisimba dito sa simbahan, na nag-join ngayon ng banal na misa, at pati rin ako na nagmimisa, na ang layunin natin sa buhay na pagdating ng panahon ay tayong lahat ay maligtas, di ba? Yan ang isang layunin natin. Pero mga kapatid, alam natin that our aim is salvation, pero hindi lamang sa ating ebanghelyo ngayon natutunan natin na hindi lamang pala makaka-attain ng kaligtasan ng isang tao dahil siya ay parating nagsisimba, check, dahil siya ay parating nagro-rosaryo, o di kaya dito sa Quiapo ay palakad siyang lumuluhod, o di kaya siya ay mabait sa Diyos. Hindi lang pala yan ang makakapagligtas sa atin. Ang isa ding makapagliligtas sa atin na hinahangad natin ang kaligtasan sa buhay natin, yung kung ang tanong kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa. Diba? Klaro rin sa ating ebanghelyo. Malamang ang isang mayaman na ito, mabait naman siguro siya sa harapan ng Diyos. Pero ano yung kasalanan niya? Hindi po kasalanan na siya ay maraming pera at mayaman. Diba? Hindi kasalanan yung ikaw ay mayaman ngayon. Father, yung pagiging mayaman ko pala ay kasalanan pala. Hindi. Ang kasalanan ng isang mayaman sa ating ebanghelyo, yung sin of indifference, wala siyang pakialam sa kanyang kapwa at yon ang naghahatid sa kanya sa impyerno. Ulitin ko po, hindi kasalanan ang maging mayaman. Hindi kasalanan na marami kang pera. Ang kasalanan ng pagiging maraming pera at pagiging mayaman natin kung wala na tayong pakialam sa ating kapwa at iyan ang maghahatid sa atin sa impyerno. Di ba? Kaya nga nabanggit ko, ang kabanalan, ang to attain salvation
ay hindi lang sa isang pagsisimba na makumpleto mo ang sa isang taon na araw-araw kang magsimba. Parati kang ang nagsisimba, parati kang ang nagro-rosaryo, pero mabait ka lang kapag ikaw ay nagsisimba, mabait ka lang kapag ikaw ay nagro-rosaryo, pero sa paglabas mo dito sa simbahan, salbahe ka naman doon sa kapwa mo. Di ba? Mabait ka lang kapag andito sa simbahan, pero paglabas mo man kahit na may manglimos sa'yo dyan at humihingi ng tulong, ay wala kang pakialam. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, uulitin ko po, ay ang pag-attain ng salvation, no? To attain salvation in our life na ating minimiti at pinapangarap ay yung pagkatapos nating magsimba sa loob at sa labas ng simbahan, banal ka pa rin. Sa loob at sa labas ng simbahan, mabait ka pa rin. Sa loob at sa labas ng simbahan ay nakikitungo ka at minamahal mo ang iyong kapwa. Diba? Na meron kang pakialam sa iba. Nawala, no? Kasi, uulitin ko, ang kasalanan ng isang mayaman sa ating ebanghelyo, yung wala siyang pakialam sa ating kapwa. At malamang napakinggan mo na yan. Nasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Mateo, nasabi niya, kung ano man ang ginawa mo sa pinakahamak na ito, ay ginawa mo rin sa aking sarili. Diba? Kung ikaw ay walang pakialam sa iyong kapwa, kung ikaw ay hindi marunong magpatawad sa iyong kapwa, at sayang, napakasaya mong tingnan ang iyong kapwa na nagdurusa, bahala ka diyan. Hindi kita patatawarin, no? Mamamatay na lang ako. Dadaan ka sa aking, ano yan? sa aking libingan at hindi kita patatawarin. Minsan sa atin nakakalungkot. Tayo mismo nagsisimba dito sa simbahan. Unfortunately, nakakalungkot sa atin. Masaya tayo kapag may nakikita tayong nahihirapan na kapwa. Lalong-lalo na yung mga kapatid natin, yung mga kapitbahay natin na nahihirapan dahil humihingi ng tawad sa atin pero hindi natin pinapatawad. Pero sa banal na misa, parati mong sinasabi, Panginoon, kaawaan mo ako. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, dinggin mo ang aking panalangin. Kinaawaan ka ng Diyos, pero pagdating sa labas ng simbahan, hindi ka lang naman marunong mahabag at maawa sa iyong kapwa. Mga kapatid, uulitin ko po, yung ganyang mga ugali, yan ang magdadala sa atin sa impyerno. At klarong-klaro yan sa ating ebanghelyo ng isang mayaman, bakit siya andun sa impyerno at si at yung mahirap na yung mahirap ay andun sa langit sapagkat yung mayaman hindi ang pera ang nagpaang kayamanan ang nagpapaka-impyerno sa kanya kundi yung wala siyang pakialam sa kanyang kapwa. Kaya panawagan sa ating ebanghelyo ngayon sa ating pagbasa, if our aim is salvation, na gusto nating ang kaligtasan sa buhay natin, ugaliin nating magpakabanal at maging mabait. Magpakabanal at mabait sa harap ng Diyos at lalong-lalo na magpakabanal at maging mabait sa harap ng ating kapwa. At yon magiging ganap ang ating kabanalan. At sure ako, pagdating ng wakas ng buhay mo, malamang ikaw ay masasalba. Malamang ikaw ay maliligtas dahil hindi ka lang banal sa loob at mabait sa loob ng simbahan, kundi pati sa labas ng simbahan, nagiging banal ka, nakikitungo ka, nagpapatawad at nagmamahal sa iyong kapwa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin
ang pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbabahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan, naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, nawa ay makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat nawa ay tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pangunawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at haba, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob. Idinalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Sa iyo, Ama, aming handa ang tinapay at ala na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, umihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 na paghahanda para sa pagkabuhay, upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ay bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban nang api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob
ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging endog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanihang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voice
and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakikinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutang na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo kayo at taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Mr. Padre Jesus,
Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipintuho pa namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Nazareno, inulwalhati ka namin.